Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas. Panibagong linggo, panibagong low pressure area rin ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at posibleng nga ba itong pumasok at maging isang bagyo? Alamin yan kasabay na magigilagay ng panahon at mga balita sa astronomiya, pangkalusugan at pabago-bagong panahon mamaya. Live mula sa pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ako makakasama nyo ngayong September 9, 2019, Patrick Obsuna at ito ang Panahon TV. Bukod sa nagbibigay sa atin ng liwanag, alam nyo ba na ang ating araw ang nagbibigay din sa atin ng init na kailangan upang makakilos ang ating katawan? Pero kung nilalamig pa rin, magtimpla na lamang ng kape at habang iniinom yan, sabihin na rin ang pagsikat ng araw. Ito'y siganap ng 5:45 na umaga at lulubog naman yan, 6:03 ng gabi. Samantala, dahil sa patuloy na pag-iral ng haing habagat na siyang nagdudulot ng pag-ulan, nagdeklara na walang pasok ang mga sumusunod na lugar. At bago simulan ng araw, alamin muna natin ang naging lagay ng panahon kahapon. Wala mang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin naman nagdala ng pag-ulan ng hanging habagat na siyang nakaapekto sa Hilaga at sa gitnang Luzon. Kaya naman, nakaranas ng maulan na lagay ng panahon ang mga nabanggit na lugar. Samantala, para naman sa natitirang bahagi ng bansa, pangkalatang maaliwala sa panahon ng humiral, maliban na lang yan sa mga pulupulong pag-ulan, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, isang low pressure area ang namataan naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at sa ngayon, wala pa naman itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ating alamin ang pinakahuling detalye sa sama ng panahon na ito mamaya. At ang isang bagyo nagsisimula bilang isang low pressure area. At ngayong may namataan na low pressure area nga sa labas ng ating PAR na posibleng magdala ng pag-ulan sa bansa, upang mas maintindihan kung ano ito, narito ang isang napapanahong kalaman. Ang low pressure area o LPA ay kadalasang pinagmumulan ng isang bagyo. Malaki ang tsansa na mabuo ang LPA kung hindi bumababa sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa dagat. Nabubuo ito kapag ang hangin sa ibabaw ng dagat ay nainitan. Unti-unti itong umaakyat sa atmosphere na nagbubuo ng mga ulap. Kapag mabilis ang ikot ng LPA sa himpapawid, ito ay nagiging bagyo. Lalo pa itong lumalakas kapag dumarami ang naiipong mainit na hangin sa dagat. Dapat mag-ingat ang mga residente sa lugar na maaapektuhan ng LPA dahil sa mula mahina hanggang malakas na pag-ulan kasabay ng pagkidlat at pagkulog. Sa
Sa patuloy na pagpapaulan ng haing habagat, narito ang mga lugar na nakapagtala ng pinakamataas na dami ng pag-ulan kahapon. Naunguna sa listahan ang Sinait sa Ilocos Sur na nakapagtala ng 129.2 millimeters of rainfall. Pumapangalawa naman ang Baguio City na mayroong 92.4 millimeters at pumapangatlo ang Basco Batanes na nakapagtala ng 89.2 millimeters of rainfall. At dahil nga sa pag-iral ng haing habagat, nakaranas naman ng pag-ulan ang mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan, kaninang 2:27 ng umaga. Maririnig sa video ang malakas na patak ng ulan habang dumaraan ang ilang mga motorista. Bukod sa haing habagat, ano pa nga ba ang weather system na maaaring makaapekto sa bansa ngayong buwan ng Setyembre? Alamin niya at kung ilang bagyo ang maaaring pumasok at magdala ng pag-ulan mula sa September Weather Overview. Bukod sa paghudyat ng Vermonts, ipinagpapatuloy rin ng buwan ng Setyembre ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Ngayong buwan, iiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ dahil sa pagsasalubong ng hangin mula sa magkaibang direksyon. Itinuturing itong breeding ground ng mga low-pressure area na posibleng maging bagyo. 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang mga ito kadalasang tumatawid sa northern o southern Luzon at Visayas area. Pero may posibilidad pa rin namang lumihis sa kalupaan. Kung walang sama ng panahon, habagat o southwest monsoon ang posibleng magpaulan. Sa buwan ding ito, posible pa rin ang thunderstorms. Maulan na panahon pa rin ba ang mararanasan ngayong araw? Alamin yan mula sa forecast at agwat ng temperatura para sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Unahin na natin dito sa Luzon, patuloy pa rin makararanas ng pag-ulan ang Luzon, particular dito sa Lawag, Tugigaraw, Olongapo, kabilang na rin ang Baguio at maging dito sa Metro Manila dahil ngayon sa patuloy na pag-iral ng haing habagat. Samantala dito naman sa Tagaytay, Legazpi at kabilang na rin ang Puerto Princesa, asahan ang pangkalatang maliwala sa panahon pero posible pa rin naman ang mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pagdating ng hapon o gabi, dulot yan ng localized thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Manila, posibleng umabot yan ng 32 degrees Celsius. At pumunta naman tayo dito sa Visayas dahil walang anumang sama ng panahon ang naka-aapekto dito. Asahan natin ang all good weather condition, particular dito sa Tacloban, Iloilo, Bacolod, kabilang na rin ang Metro Cebu. Pero paghandaan pa rin ang mga pag-ulan dahil posible pa rin yan pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura sa mga nabanggit ko lugar, maglalaro yan sa pagitan ng 26 to 33 degrees Celsius. At dumako na tayo dito sa Mindanao. Asahan pa rin natin ang pangkalahatang maaliwalas sa panahon, pero posible pa rin ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan pagdating niya ng hapon o gabi, particular dito sa Cagayan de Oro, Luyan Capital of the Philippines, Metro Davao, hanggang dito sa Zamboanga. Akibat niya ng temperaturang posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Narito na mga balitang nauna ngayong umaga. Nabubulok na sako ng bigas sa mga bodega ng NFA. Ano nga ba ang dahilan? Pakikiisa ng sports sa pagtulong sa problema sa plastic, alamin. Isang buwan matapos ang pagpapalipad ng Dragon Capsule, babalik na mula sa estasyon. Ano nga ba kaya ang dala? Sobrang pagkain ng maalat. Ano nga ba ang epekto sa kalusugan? At patuloy na pagpapaulan sa Hanoi, Vietnam, nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa syudad. Huwag na maglilipat ng channel at magbabalik pa ang Panahon TV.